Hi guys, Ran here and pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pera gamit ang Talix sa RF Online. So, ano ba yung mga kailangan? Ang kailangan natin tawag dito, yung mga Talix, which is yung ginagamit pang upgrade sa mga armors, sa mga weapon, at saka yun lang ano, sa kung ano-ano pa, mga shield. Ayan. Pero ang gagawin natin dito, co-convert natin siya, gagawin natin siyang pera. Pero itong mga Talix na to, may mga kanya-kanyang price yan. For example, itong Faber Talix, nasa 4.6M yan. Itong King Talix, yan parehas yan, King Talix and Faber Talix. Then, ito na mga Restoration Talix, which is nasa 2.7M, sabi natin 2.7M or 2.6M, kasi nagbabago yung ano eh, yung presyo pag mataas yung tax sa race. And also ito naman Grace Talix, Darkness, then Mercy Talix, yan mga nasa 1.8M, 1.7M depende sa tax. Then the rest yung tawag dito, yung itong 7, teka, wala pala tayo ng isa. Pili tayo ng Wisdom Talix. Kasi ano eh, yun yung mga presyo, yung fixed na price pagka-convert mo siya or binenta mo siya sa NPC, maliit na lang. Since wala tayong Wisdom Talix dito, yung kulay ano yun eh, kulay purple siya, kulay purple. So move na tayo dito. Then pag punta mo dito sa hero, gagawin mo, click mo si hero, then item combination. Tapos, ang kailangan natin, itong gold catalyst, saka isang Talix lang. Doon tayo bibili sa may tool kanina. Nung bumili tayo ng UTS. So, gagawin mo lang, lagay mo lang dito si gold catalyst, tapos isang King Talix. Tapos, press mo yung combination. Tapos, you need zero money. Ibig sabihin, walang bayad pagkakanumbay natin. Then, press okay. Then, pagkatapos niyan, magiging chip na siya. So, ganito yung chip niya, oh. Para siyang ano, para siya sa Warrior Witness yung itsura, pero magkaiba nung pangalan. Kaya, mababasa niyo, red chip, tapos yung description, sell to a merchant to get racial currency. Ibig sabihin, pagkabinenta mo siya, pera na siya. Kasi, pagkabinenta mo yung Talix sa youth, sa NPC, wala kasi siyang value, eh. Gold lang ata siya, eh. Gold, diba? So, pagka gusto po magkaroon ng pera, CP, Dalant, or Desen, ang gagawin mo, i-convert mo siya sa chip. Convert natin si Faber para makita nyo yung itsura niya pagka naging chip. So, ayan. Parehas lang sila, di ba? Faber and King Talix. Kasi, parehas lang sila ng presyo, eh. So, pakita ko, ah. Ayan, 4.6M. Parehas sila ng 4.6M. Ayan. So, move naman tayo sa next Restoration Talix. Ito na yung nag-iisang pinaka. Nasa gitna yung presyo. And, dati na yung gagawin mo. Lagay mo dyan yung Restoration. Then, Gold Catalyst. Then, yan. Purple chip. Ah, blue chip pala to. Kasi purple eh. So, yung purple chip naman, which is yung Restoration Talix lang, wala nang iba. Nasa halaga nito, 2.7M. Oh, nakita, 2.7M. Basta yung mga color, andun naman kasi malalaman mo agad kung sa kulay pa lang nun chip, malalaman mo na agad kung ano yung mga presyo pagka natatandaan. Move naman tayo sa tatlong, medyo mahal. Ito, medyo mahal to. Grace Talix. Tapos Darkness and Mercy. Tatlo yan eh. Tatlo mahal. Ayan, orange chip. So, nasa 1.8M. 1.8M or 1.7, depende sa tax. So ayan, 1.8M yung orange chip. So move naman tayo, combine na natin to lahat. Tapos etong mga mababang presyo ng Talix. Kasi guys, okay to lalo na kunyari kay start pa lang ng server, tapos nakakuha ka ng mga Talix. Restoration, Grace Talix, Mercy Talix, Darkness, di ba? Ano agad yan, pero agad yan. Alright, move naman tayo sa pinaka-lowest. Pinaka-lowest na presyo. Ito, mga Sacred Fire. Gagawa tayo ng list niya.
So etong yellow chip, which is yung sobrang mura, pagka binenta natin yan, nasa 780k ba or 790k? Ay hindi, 900k siya. Ayan guys, depende talaga sa tax. Pa mababa ngayon ano. Yeah, goods the goods. Then ayan, combine natin lahat. Basta guys, ito lang tatandaan nyo, yung kulay ng chip, pag ganitong kulay, red chip, nasa 4.6M. Kasi alam mo naman yung kinocombine mo, diba? Ito yung sa favor din sa Kintalik din. Itong nag-isa, yung blue chip, ay sa restoration talik. Then, itong orange chip, grace talik, darkness talik, then mercy talik. Tapos, ito naman yung mga the rest, yung mga naiwan. Wisdom talik, glory talik, sacred fire talik, hatred talik, destruction talik, and etc. Diba? So, yan, guys. Alam nyo na ngayon kung paano gumawa ng pera pagka meron kang talik or i-convert mo siya into chip, tapos maging CP, dalant, or disena. Yan lang guys ang guide natin. Kaya pagka meron pa kayong mga maisasuggest, ay comment nyo lang sa comment section natin. So maraming salamat guys. Thanks for watching.